Magandang araw sa inyong lahat. Sana matapos yung panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo no, sa aking YouTube channel at sana na isishare nyo to sa inyong mga kaibigan at sa inyong mga kasamahan. Ano? At sana yung pakiusap ni Sir Bong, pag nag-subscribe kayo, pakihit na rin yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay madali kayong mananotify. At yung isa pang request ni Sir Bong palagi, kasi yung mga vlogs ko, meron na siyang ads. So kapag may lumalabas na dyan na mga ads, kasi siguro mga dalawa, tatlo na ads ay lumalabas dyan sa vlog ko, papanoorin niyo ng buong buo yung ads kasama ng aking vlog. Pwede ba yan? Maraming salamat sa inyong lahat. Itong particular vlog kong ito ay para sa mga estudyante natin, ano? Para sa mga estudyante natin at parents natin sa Bagong Baryo National High School at sa Bagong Baryo Senior High School. Kasi Sir Bong, parehong principal sa Bagong Baryo National High School at sa Bagong Baryo Senior High School. Ano? Itong vlog kong ito ay announcement natin para sa ating mga estudyante at para sa ating mga parents. Gusto magpaalala ni Sir Bong ano, para sa ating mga estudyante at sa ating mga parents dito sa Bagong Baryo National High School at also rin ano, sa Bagong Baryo Senior High School. Tayo ngayon ay nasa alert level 3 kasi dati na tayong nasa alert level 2. Alam nyo kapag ang alert ay mas mataas like itong 3 ngayon, ang ibig sabihin niyan, mas mataas yung risk ng COVID. At kapag ganito ang level restrictions, maraming bagay na hindi natin po pwedeng gawin. Maraming bagay na hindi po pwedeng gawin ng ating mga estudyante at ng ating mga magulang. Lalo na yung mga bagay na makasasama, ano? Lalo na yung mga bagay na makasasama ano, because of COVID. Kaya ang pakiusap at panawagan ni Sir Bong ano, sa ating mga masunuring estudyante ng Bagong Baryo National High School, yung ating junior campus, at doon sa mga masunuring estudyante rin natin, ano, mga masunuring estudyante rin natin ng Bagong Baryo Senior High School, iiwasan nyo na lumabas ng bahay. Hanggat maaari ay huwag na kayong gagala. Ano? Huwag na munang makipag-meet ng physical sa inyong mga kaibigan at sa inyong mga classmates. At huwag na rin kayo munang ano, tatambay sa labas ng bahay. Alam nyo, sobrang o masyadong delikado yung situation natin ngayon dahil doon sa COVID transmission. Ano? Kaya dapat hindi lang doble, ano? Triple yung pag-iingat ng bawat isa ano ng estudyante at ng mga kasama sa bahay. Alam nyo, sana yung mga parents natin wag magagalit yung mga estudyante natin ano. Yung mga parents natin dapat higpitan yung ating mga anak o higpitan yung ating mga estudyante hangga't maaari. Wag nyo nang payagan yung mga anak nyo na lumabas ng bahay kung hindi rin lang naman urgent yung kanilang pupuntahan. Alam nyo, dear parents, nasa inyo ang call para sa safety ng inyong mga anak. Ano? Alam nyo, kayo ang may control para sa safety ng inyong mga anak. Alam nyo, dear parents and dear students, napakahirap kung tatamaan kayo, kung tatamaan tayo ng COVID. Kasi yung COVID ngayon, o yung COVID pala, ay talagang walang pinipiling edad. Alam natin na kahit sino ay pwedeng tamaan ng COVID. Ano? Kaya dapat lagi tayong aware sa pag-iingat.
alam nyo, dear parents and dear student, dear students, dapat malakas yung ating ano, malakas yung ating presence of mind para yung para hindi tayo magkamali doon sa ating mga ikikilos o gagawin. Kasi alam nyo, marami na yung ano eh, yung unmindful na, no? Parang baliwala na sa kanila yung threat ng COVID, no? Kaya dapat yung sinasabi ko, laging malakas yung presence of mind. Sana lagi nating iisipin muna, no? Laging iisipin yung ating gagawin para na po protektahan natin yung ating kalusugan. Alam nyo, yung COVID ay nakamamatay. Alam na alam nyo yan, ano? Alam na alam nyo yan, kaya dapat tayong lahat ay mag-iingat. Sa mga nagtatanong kung meron tayong school ID ng mga students, alam nyo, meron tayong school ID para sa ating mga estudyante for school year 2021-2022. Ang gagawin lang ng mga parents natin ano at ng mga or ng mga estudyante natin ay makipag-coordinate kayo sa inyong mga respective adviser, at yung mga adviser nyo, sila na ang bahalang mag-prepare ng inyong school ID, at finally mai-release to sa bawat estudyante natin dito sa Bagong Baryo National High School at sa Bagong Baryo Senior High School. Basta ang gagawin lang, kontakin lang yung respective adviser nyo ano, para doon sa inyong student ID. Yun ang ibig kong sabihin. Ano? Alam nyo, yung ating student ID ngayon ay for school year 2021-2022 ay maganda yung quality. Oh. Matigas to. Matigas siya. No? Oh. Ganito yung ID natin. Maganda siya. Ano, again, makipag-coordinate lang sa inyong mga respective advisor. Itong ID natin ay hindi ito binibenta, ha? Libre ito. Libre itong school ID natin dito sa paaralan. Maliwanag ba yan? Eh, Sir Bong, distant learning naman. Need pa po ba namin ng student ID o ng school ID? Siyempre naman, ano? Need nyo pa rin magkaroon ng school ID kahit tayo ay nasa distant learning. Alam nyo, hindi lang naman sa face-to-face nagagamit yung student ID, di ba? Kasi pag face-to-face, hinaharang kayo ng ating mga school guards, di ba? O minsan, hinihigpitan kayo pag wala kayong mga student ID. Alam nyo, kahit sa distant learning, kailangan nyo, no? Importanteng magkaroon kayo ng school ID, ano? Hindi ba, no? Kapag may transaction kayo sa bako, di ba? O kung mag-o-open kayo ng account, o hindi ba? Kung mag-withdraw kayo sa bangko, hinahanapan kayo ng school or student ID, di ba? Yung mga students natin sa 4Ps, di ba? Kailangan nyo, hinahanapan kayo ng DSWD ng school ID, di ba? At kung maikiklaim kayong mga pera padala, oh, kasi minsan may mga magulang kayong nasa probinsya, may mga parent kayong nasa abroad, at papadalan kayo ng pera, ano, ipapangalan sa inyo mismo, oh, kailangan nyo ng student ID. Tama ba si Sir Bong? Kaya as soon as possible, para magkaroon kayo ng school ID, anong gagawin? Makipag-coordinate lang kayo sa inyong mga respective advisors para sa inyong student ID for the school year 2021-2022. Hanggang sa susunod na announcement ni Sir Bong, maraming salamat sa inyong lahat.